pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y napabalisa kung di kakapit ng tablo, bawat sandali mahalaga sa atin. Malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso ay sarap damhin, tulad ng himig na kay sarap awitin. La la la, 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 la la la. King feeling, luwa ng pag-ibig ay sarap aplusin. Yo mga kapadyak, morning. So time check ay 6:30. So day 2 natin dito sa Alabat Island. So sarap ng tulog namin. Kila Sir Ado kami natulog overnight. Okay. Ngayon lang tayo nakapagpa-pick up dito dahil kahapon. Sir, yun. Morning po. Mina. Pangalan? Subscribe ka namin. JR Bike Vlog po. JR Bike Vlog. JR Bike Vlog. Shout out, Sir Pablo Laguna. Yun. Shout out, Pablo. Mga taga Laguna rin po kami. Alamba. Alamba tayo. Yun, okay. Thank you. Alright. Sige po, thank you. Sige, kahapon may sasakyan dito nakaharang kaya ngayon lang tayo nakapagpa-picture. So, maghanap tayo saan tayo mag-almusal ngayon. Si Sir Bernard na una na doon. May nakita kaming karinderya doon eh. Okay, almusal tayo para masimula na natin itong date natin. Alright. So, tapos na tayo mag-almusal. Time check. 7:15. So, hinihintay na natin si Master Dale. Yun, no? Si Master Byron. Sila yung mga kasama natin ngayon sa day 2. Bale, reverse ang gagawin natin. Villanorte, no? Ang uunahin namin. Yun. Alright, tapos bahala na mamaya dahil ang banggit na mga kasama natin, hindi tayo sa seaside dadaan. Bubutas tayo ng bagong daan. Yun, mga kapadyak nga pala. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo magsisiside, bubutas ng bagong daan dahil based sa mga local ay mga alas dos pa bago mag low tide, no, dun sa part na si seaside. So sayang yung oras kaya bubutas tayo ng daan. Alright. Ronald? Roland. Ah, Roland po. Yan. Bali, tatlo yung mga kasama nating mga taga-Alabat. Right. Yo mga kapadyak, ha? Time check. Alas 8 na. Yo, daming ahon dito, grabe. At yung huminto si Sir Roland dahil itong lugar na to, itong parte na to ay tinatawag bilang Tanawan. Yan. So, dahil tanaw na yung atimonan, tapos doon may nakaharang lang daw na puno, pero kikita din daw yung Pacific Ocean dito sa itong lugar na to. Grabe, yung taas na. Yo mga kapadyak, okay, ride out na tayo dahil naghanap pa kami ng pwedeng mag-guide sa atin dahil nga kung hihintayin pa natin yung low tide medyo masasayang yung oras eh, so hanapin natin yung ibang daan sa bundok. Yun, Robin yung pangalan ng mag-guide sa amin. Alright, let's do this.
Yo, so sa lukuyan bumubutas na tayo ng daan. Grabe. Konting pagkakamali mo, bangin. Okay, pipili ang tao dito, dito. Dito 2 oras. Dito isa pero mong padirto. Tatanungin natin Sir Bernadette dahil bike niya yung pinakamabigat eh. Tentay natin. Yun o. Tingakitin natin para makatipid tayo ng isang oras. Pero sa hirap ng daan na to, mukhang ganun din ang kalalabasan. Gay laban. Abutan na lang ng bike dahil hindi kayang iakit ang bike ng mag-isa. Kailangan na abutan. Si Kuya, si Robin, gumagawa na ng hagdan doon. Sabi isang oras lang daw pero isang oras na kami nagtutulak dito sa aho na to, sa maiksing part pero pader. Okay, utay-utay. Tayo pala ang unang nakadaan dito. Kaya pala sabi magbubutas kahit yung mga taga dito ngayon lang nakadaan dito sa ruta na to. Kaya din nga kumuha tayo ng guide. Buti na lang medyo adult na yung nakuha nating guide, hindi mga bata. Nakakatulong namin sa paghihila, pagbubuhat ng mga bike namin. Abutan kasi. Aray ko! Hello. Wakas! Ha! Puta! Dito na tayo, sabang! Grabe! Baba muna tayo, Tol! Yo! Nakalabas na tayo, nandito na tayo sa sabang kung tawagin nila. Yun o, kung hinintay pa namin yung low tide hanggang ngayon, di pa kami nakakaalis doon. Tapos itong batong to, tinatawag nila na bato ni AJ Rabal. Diyan daw nag-shooting yung mga yan. Kaso hindi ko pa napapanood yung movie na yun eh. Hanapin natin. Ganda dito, grabe. Dulas yung gulong, hindi natin maahon. Ito, kalsada na oh. Woohoo! Panalo! Solid ang ruta na to. Sa wakas, nakakita rin ng tindahan. Yun o. Okay, umorder tayo ng 8 pansit canton. At ito, pamawi sa uhaw. Thanks. Kaya nga muna tayo dito mga kapadyak. 5.4. Grabe ang nangyari. Matinding putik, ang dinaanan. Ahon, sagad.
sakit ang gearing natin. Puta, meron pa pala. Wow! Grabe ang daan to. Ay! Ay, ay, ay! Wow, tarik. Jack, time check 2:15 ng hapon at nandito na tayo sa bayan ng Quezon dito sa Alabat. So side trip tayo sa port para picture tayo dun sa I love Quezon. Yun, nakapag-picture na tayo. Sibata na agad. Ganun lang naman tayo. Pag nakapagpa-picture, sibata na agad. Okay. Mga nasa 20 plus kilometers na padyakan na lang. At makakabalik na tayo ng Alabat. Bayan ng Alabat. Okay. Padyak na loop na natin. So ito, ilalagay ko na lang sa screen yung mapa na loop na natin. So ngayon, pabalik na kami ng Villa Norte kay sa resort ni Tita. Okay. So dahil yung dadaanan natin ngayon, so nadaanan na rin naman natin siya kaninang umaga. So next video nito ay doon na siguro sa resort. Okay, kita kit sa resort. Yon mga kapadyak, time check ay 4:45. So nandito na tayo ngayon sa Villa Norte, sa resort kung saan tayo mag-overnight. So dumating tayo sa bayan ng 4:15. Nandito tayo ngayon na 4:45. Then I'll Sir Bernard para may ayos natin itong mga babayaran sa resort. Right. Yo mga kapadyak, ito na Sir Bernard, oh.
455. Dumating siya. Tapos dahil walang signal dito. Yan, tisil tayo. 50 pesos. 15 hours na 'yon, magdamag na 'yon. Sulit na 'yon para may libangan tayo mamayang gabi. Habang nasa campsite tayo. Pahinga muna tayo saglit. Tapos hintayin natin sila Master Byron, sila Dale. Pupunta daw sila mamaya eh. Yo mga kapadya. So time check natin ay 7:20. So nandito na kami sa tree house. Yan, kung hindi nyo, basta tree house siya, nandito kami sa may Villa Norte, yan sa Alabat. So yun, kakain na kami, nakapaghanda na. Tapos so nabago yung plano. Di kasi yung target talaga namin bukas Mount Tumiis, saka Tumiis Falls yun ang target namin sana sa pangatlong araw namin. Kaso hindi namin inaasahan na yung ruta kanina, so antindi, dahil nakakatuwa dahil kami yung mga first time na bumutas nung mga bikepacker na bumutas ng ruta na yon. So para sa amin kasi solid na yon, na okay na sa amin yon. Kaya ang gagawin namin bukas, so chill na lang kami, ligo sa dagat, mga ride out kami dito sa campsite ay mga 9 a.m. Tapos diretsong port para makasakay ng mga 12 noon. Ayun, nandito kasama natin si Chubby Bikers tsaka si Master Byron, no, mga dito local ng Alabat. So di pa namin alam kung susunod yung ibang mga tropa. Hintayin natin para makapag-chill tayo dito. Sa ano? Okay, nagluto tayo, nag-ihaw, adobo, yun lang mga usually na niluluto to sa mga bikepacker. Na sana bukas na machambahan natin ng sunrise, dahil isa yun sa mga ano natin eh, mga paborito nating shot sa mga ride natin, sunset, sunrise, no. Sana machambahan natin, kailangan natin gumising na maaga dahil mga 5 maliwanag na yun. Okay, kita-kits bukas sa day 3. Chill na lang kami, ligo sa dagat, tapos yun, uwi na, para at least may babalikan pa tayo dito sa ano, sa Alabat. Okay, kita-kits bukas. Yo mga kapadyak, mag-morning. Time check natin ay 6:30. Ito yung ano natin, tree house. Pero dito tayo natulog sa bukma. Sabit lang tayo ng hammock. Philip Sir Bernard, si Chubby Piker ay sa taas. So yun, picture tayo. Wala, malas. Hindi, walang ano, magandang sunrise. Pero picture na lang tayo dun sa dagat. Ano nga pala ang pangalan nitong pinag-stayan namin, Alia Rose Homestay. Yan, dito yan sa Villa Norte,
Yan, sa Alabat, Quezon. Ayos, ayos. Ganda ng view dito. Sobrang komportable din ng mga pahinga namin. Tapos solo namin, syempre. Okay. Ready lang tayo ng almusal para after nun, makaligo tayong dagat. Tapos sibat na tayo. Time check ay 8:30 a.m. So sibat na tayo dito sa Aliyah Rose Homestay, no, sa Villa Norte sa Alabat. Okay, wala si Tita Edna, yung may-ari ng resort. So ride out na tayo papuntang bayan ng Alabat, tas port doon na kami magpapahinga. Alright, salamat Chubby Bikers. Yo mga kapadyak, nandito na ulit tayo sa port. Alright. Salamat ng marami Alabat, napakagandang isla. Salamat Alabat Bikers sa sobrang pag-aasikaso nyo sa amin dito. Hindi ko na kayo maisa-isa. So sobrang salamat talaga. Alright. Nakapagbayad na tayo. Ticket pala ng ano yon dito sa port. Kala ko doon na rin magbabayad ng ano sa bangka eh. So hindi Roro yung sasakyan natin ngayon, no? Bangkang malaki, no? Ano ba tawag dyan? Ayan, o, yan. Okay. So ang target namin, Roro dapat alas 12, kaso may biyahe na ng alas 10. Di dati sasakyan na tayo.